Magandang umaga! A blessed Black Saturday to everyone! Ako po ay nagagalak at nabigyan tayo ng magandang mensahe ang pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Tayo po ay talagang magpasalamat dahil narito na naman tayo na magbibigay ng magandang update para sa ating mga taga-subaybay regarding the FAI. Anti-COVID, sana posibleng maging anti-COVID. Before anything else, thank you Lord for this time that we are here again. And ang mensahe po ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan ay napakaliwanag na pag-asa, napakaliwanag na buhay. At talagang ito po ay talagang maasahan natin, na makakamtan natin. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Ganon din po ang mensahe na binigay sa atin, napakaganda. Dahil napakadami ng supporting evidence para sa ating sinusulong sa Food and Drug Administration. At ito pa, napakaganda at may natanggap magandang balita, nagbigay ng pag-asa upang ito ay talagang patuloy na isulong at ito na po ay makakamtan na po natin kung sakasakali man hindi na po ito magtatagal, dahil may assurance na po tayo na ito ay talagang bigyan na at panahon na, ito ay panahon na para ipakita sa buong mundo ang talino ng Pilipino. Tayo ay likas na matalino, likas na may tapang, at likas na makabayan. Kaya, mga kababayan, batiin ko muna ang mga nakikinig dyan, ang mga kaibigan natin, ang mga viewers natin. Thank you so much. Keep sharing. More than 1 million views na ang videos ko. So maraming salamat. Naimbag na bigat yung amin, kadikiti ka Ilocan One. Diyos maray na aldaw sa mga kabikulan. Maayong adlaw sa indong tanan ng mga Bisaya. Magandang umaga. And good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo. Salamat po sa Panginoon at masigla tayo ngayon. Napakarami na pong ebidensya. Nagbibigay na sila ng mga testimonials. Yung mga nakagat ng ahas, yung mga napagaling ng gamot na ito. Alam niyo po, ito po pala ay magandang impormasyon na dapat niyong malaman. Ito ay may patent sa US at meron ding patent dito sa Pilipinas. At isa pa, ha? Noong 2011, ay talagang marami na silang talagang struggle para magkaroon ng magandang simulain itong FAI na ito. Ha? Ha? Ito, 8/25/11, nung unang nag-inspeksyon ang FDA, documented po yan. At naghintay na sila dahil nag-outbreak na noon ang dengue. Ayan, may biglang sumulpot na mga taga FDA sa from Division 1, from the Division 1 to validate report as per instruction from Division 1 FDA, FDA Division 1. So nakita nila na maganda ito para sa dengue dahil may outbreak noon. Ayan, siniyasat ng FDA. At mula noon, naghintay ang mga doktor natin, pabunan, kung ano ang response ng FDA dahil nakalagay dito sa submit sa central office, hindi po dumating ang response. Nawala ang communications. And then, dumating sa punto na nagkaroon sila ng muling pagkita-kita at pag-uusap. General meeting with the Food and Drug Administration, FDA, at FDA Central Office, Alabang, Muntinlupa City, Philippines, regarding
Fabonacin Antiviral Injection, FAI, as treatment and cure for dengue fever, dengue hemorrhagic fever, DHF, / dengue shock syndrome, DSS, on March 28, 2014. From there, nagkaroon na po ng pag-uusap talaga. Ha? Talagang pag-uusap. At nakalagay dito, Dr. King, tinanong nila, sila Dr. Fabonacin, in the presence of Director Lulu Santiago, stated that FDA has no jurisdiction or does not prohibit the practice of medicine at the Fabonacin Medical Clinic. Ayan po, maliwanag pa sa buwan. Okay? Kaya gusto kong maliwanagan yung mga nagsasabi dyan na fake news, na ito ay ganito-ganito. Hindi po ito fake news, pagkat ito po ay talagang pinipilit na, na isinusulong para mapansin noon pa, pero hindi po nabigyan ng pansin. Pero ngayon, naniniwala ako na mabibigyan na ito ng pansin at mapapatunayan. Dahil ang dami na po nagbibigay ng patunay, attestation, nagpipirma sila, at napakaraming naghihintay na volunteers na talagang gusto naman nila magkaroon ng proteksyon, lalong-lalo na po ang mga frontliners natin na talagang wala na silang alam na panangga, kundi ito ang kanilang pag-asa, dahil ang mga kanilang kasama na mga frontliners ay nakasubok na at sila po ay talagang umaasa na magkaroon na ng lifting order ang cease and desist order sa Fabonacin Clinic. Bakit nga po pala na isuhan ng cease and desist order? Ang nakalagay dun sa reklamo, Prodex B. Hindi naman po sila gumagamit ng Prodex B. Bakit na isuhan ng cease and desist order? Kaya ito po, marami pong nagpapatunay at humihingi ng talagang maagang lifting ng kwan na yan, cease and desist order na, para marespondihan yung mga humihingi ng tulong, personal letter, email, nagsusulat sa akin, at ang daming nagsasubmit ng mga pagpapatunay na sila nagamot. Yung mga may snake bite pa, may dumating pang litrato na ito'y nakagat ng ahas, napakatapang ang virus ng ahas, pero marami silang napagaling. Maraming napagaling na dengue. Talagang libo-libo. Hindi ko kayang bilangin. Okay? At nakalagay dito, FAI is a novel medicine with US patent number 6172053, issued on January 9, 2001, Philippine patent applied for in November 2013, pero lumabas po ang patent, nandito po ang dokumento at kumpleto po tayo, hindi po tayo nagsisinungaling at hindi po tayo gumagawa ng kwento-kwento lang. Ito po utility model, nakalagay po dyan. Ayan, ito po siya, Philippine patent, i-research nyo. Okay? IP, PHL, Intellectual Property Philippines, Bureau of Patents. Ayan po. So marami na pong struggle sila na gustong dalhin sa DOH, dalhin sa FDA, pero hindi po napansin. Ngayon po ang pagkakataon, at alam ko ito yung very timely na binibigay. Ito ay talagang mabigyan ng attention ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Malaki po ang pag-asa, at nandiyan po ang mga senador natin na talagang patuloy na susuporta kung talagang makomply namin ang lahat ng mga requirements ng FDA na hinihingi. Pero nasagot na po namin yung requirements nila na pag punta doon at linagyan ng cease and desist order, nandun na po yung application, nabayaran na po. Sa Lunes, mag-abang kayo ng magandang update, dahil ito,
Sigurado ako. Ako pa'y nananalangin at ipagdasal nating lahat na malif yung order na cease and desist order ng FDA, kasi po meron na po kaming supporting documents, meron na kaming nag-comply na kami sa required nila na dalhin doon, nabayaran na, nabigyan na kami ng order of payments. Siguro naman wala na pong rason para hindi malif ang cease and desist order, dahil marami po ang nanganganib ng buhay. Ito po ay talagang nagpapatunay yung na-COVID, yung positive na PUI, yung mga may nararamdaman. Nako, nananayo po ang balahibo ko pag nabasa ko yung mga testamento nila, yung mga kwan nila, testimonials nila. Ha? Yan po. Abangan nyo ang susunod na kabanata, ang susunod na update ni Super Mario. Mabuhay ang Pangulong Rodrigo Duterte. Suportahan natin siya, huwag natin siyang kontrahin, dahil ginagawa nila lahat ang kanilang makakaya. Mabuhay ang ating Senador Senador Bongo, para sa pagbabago. Mabuhay po kayo. Mga lakan, Batch 2008, Batch 91, mabuhay kayo. Mga kaibigan natin sa PPSA, Range Officers, mga gun club natin, mga shooters natin dyan na nanonood, yung mga kaibigan natin at mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, nag-message sa akin, salamat sa inyong pag-share, pag-suporta. Malaking tulong po yan, malaking patunay na tayo ay hindi nagsisinungaling at tayo ay nagsasabi ng katotohanan. Pagkat ito ay hindi para sa aming pansarili lamang, kundi ito ay para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. God bless you all.